Ang MXQ Pro ay isang uri ng Android box na nilalagay sa ordinary TV to make it smarter. Sa murang halaga nito, maaari ka nang magkaroon ng smart TV, o di kaya ng mini computer, or pwede ding isang mini game console sa bahay. High tech, di ba? Marami talagang pwedeng ma-accomplish sa Android box na ito. Kaya tara, samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo how to make the most out of this little device. Marami nang naglipa ng mga MXQ Pro ngayon sa Lazada or sa Shopee, kaya it is very easy to get one for yourself. Pero alam nyo ba na ang MXQ Pro ay sikat na kahit noon pa? Oo naman, ang sa akin ay nabili ko pa noong 2016 sa aliexpress.com with free delivery na yon from China to Philippines. Noong panahon na yon eh hindi pa uso ang Lazada at Shopee dito sa Pilipinas. At that time, I was looking for a cheap way to convert my ordinary TV into a smart TV. Yung tibo bang magkoconnect sa internet at magpa-play ng online videos like sa YouTube. Well, ang MXQ Pro ang naging perfect fit para dun sa purpose na yon. Talaga namang hindi ako nagkamali sa aking desisyon dahil magpahanggang sa ngayon na 2021 na ay napapakinabangan ko pa rin siya. Just imagine that for 5 years and this bad boy is still alive and kicking! Siya nga pala, ang MXQ Pro na nabili ko noong 2016 at yung mabibili nyo ngayon ay hindi halos nagkakalayo sa bilis ng processor nito at sa gamit itong operating system. Oh, paano ba yan? We are now ready to take a closer look at the MXQ Pro at kilalanin natin ito na maigi. First, pumunta muna tayo sa kanyang specs. It has 1GB of RAM at meron itong ARM Logic S905 processor, which is good enough to run an Android operating system, yung mga lower versions. Let's go naman sa kanyang physical dimensions. It measures around 11.5cm in length by 11.5cm in width and 2.5cm in thickness. Now, let's go on the top side. Wala kang makikita dito maliban sa model name and brand name nitong Android box. Ang brand name niya is MemoBox at ang model name niya ay MXQ Pro 4K. Since marami ang nagmamanufacture dito sa China, maraming mga sellers ang nagre-rebrand ng MXQ Pro. Word of caution lang ha, ang MXQ Pro comes in different types of chipset configurations. Kaya mapapansin nyo rin yung mga binibenta online ay may iba't ibang pangalan. May MXQ Pro 4K, may MXQ Pro Plus 4K, may MXQ Pro 4K 5G, at marami pang iba. Hindi ibig sabihin na dahil may MXQ Pro ang nakakabit sa pangalan ng Android box mo at nung sa kaibigan mo or nung sa kapatid mo, ay pareho na kayo ng chipset. Chances are, magkaiba pa rin kayo ng chipset. Ito'y dahil tulad ng nabanggit ko kanina, iba-iba ang manufacturer nito sa China. Magkakaiba din ang supplier nito pagdating sa kanilang mga chipsets. Kumbaga, it's a game of mix and match depende sa mga available suppliers. So, I just want to be clear on that and for you to be aware of it. Let's go naman to the front side. Nandito yung LED light which turns blue when on. Dito rin ang location ng kanyang infrared receiver para sa kanyang remote control. Ito nga pala ang kanyang supplied remote control at kung mapapansin nyo, medyo bago-bago pa itong akin. Yan ang kagandahan ng MXQ Pro. Marami ang mabibiling replacement remote control nito online, sa Shopee man or sa Lazada. Dumako naman tayo sa kanyang right side at makikita natin yung SD card reader nito at ang kanyang tatlong USB 2.0 ports. Yung SD card slot is used for additional storage. At yung mga USB ports are used to connect peripherals like conventional mouse and keyboard, air mouse, microphones, USB dongles, or even webcams. Yes, you heard me right! Pwede kang mag-connect ng webcam for video chatting and that will be discussed later on. Siya nga pala ano, ang card slot niya is designed for SD type of cards. So hindi mo pwedeng isaksak directly dito ang mga micro SD card. But anyway, if you're planning to use a micro SD card, pwede ka namang gumamit ng micro SD to SD card adapter
na pwede mo mabili sa mga electronic shop at a very cheap cost kung wala ka. Dito naman sa rear side, makikita ang pang-apat na USB 2.0 port for additional peripheral connection na rin. Next is we have the SPDIF port or yung tinatawag na Sharp Philips Digital Interface. Itong port na ito ay ginagamit para kumonek sa mga surround sound speakers. In all honesty, I have never used this port dahil wala naman akong 5.1 surround sound speakers. Frugal nga tayo, di ba? Ito yung mga klase ng audio systems na may limang speakers na kayang mag-output ng audio na tila ba eh nasa sinihan ka. Kaya ito tinawag na surround sound. Alright, next is the audio video port at ito yung ginagamit if you're planning to connect your MXQ Pro to an old TV that only has RCA jacks. Ito yung madalas makita sa likod ng luma or bagong TV yung may kulay na red, white, and yellow na bilog na magkakatabi. Ito yung ginagamitan ng RCA cable na katulad nito. Kaya lang nitong mag-output ng up to 480p na video resolution. In other words, hindi high definition ang kanyang output. Oops! Teka lang! Before we go to the next port, alam nyo ba na may sikretong button ng AV port na ito? If you will try to insert a toothpick or a precision screwdriver, mapapansin nyo na may mapipindot kayong button sa loob nito. Ito ay ang hidden reset button ng MXQ Pro. Malaki ang naitutulong nito lalo na kapag nagloloko na ang Android box nyo at kailangan nyo itong i-reset to factory default. Well, we'll talk more about that in the coming videos. Ang sumunod naman ay ang HDMI port. Ito ang madalas ginagamit para kumonek sa mga high definition or 4K TVs gamit ang HDMI cable. Ito ang gamit para sa mga modern TVs or monitors. Next is the Ethernet port, kung saan i-coconnect ang LAN cable for internet connection. Ito ang madalas kong gamit dahil mas stable ang internet connection ko compared sa Wi-Fi connection. Okay din naman ang Wi-Fi signal ng MXQ Pro. Yun nga lang, pag napapalayo ka na sa Wi-Fi router, nahihirapan na rin itong makasagap ng signal at nagdudulot ito ng mahina at paputol-putol na connection. Hassle ito lalo na kapag nanonood ka ng HD videos like YouTube or Netflix. Ang last port sa side na ito ay ang power port. Dito ay sinasaksak ang power cable na kasama ng MXQ Pro. Paalala lang ano, in case na masira na ang supplied power adapter ni MXQ Pro, make sure na ang bibilhin yung replacement adapter has a rated output of 5 volts at least 2 amperes. Ito ay para hindi kapusin sa power si MXQ Pro. Dumako naman tayo sa left side. At sa left side, well, walang kahit na anong makikita. At sa bottom side naman ay makikita ang MAC address ng MXQ Pro ninyo. Ito ang unique identification code ng device ninyo when connected to the network. Let's take a short look sa kanyang supplied remote control which is really pretty basic. I really don't use it kasi mas tumatagal ako sa pag-navigate ng MXQ Pro pag ito ang gamit ko. Especially when typing words. I will give you an example ano. Kapag nagsesearch ako sa YouTube gamit ang supplied remote, I have to navigate each of the letters sa letter box just to type a simple word. Pero kapag ang gamit ko is my C120 Air Mouse, napakadaling mag-type using its physical keyboard. So for the purpose of this video, I will be using my C120 Air Mouse na may basic navigation keys sa top side and may physical keyboard siya at the back side. So before we boot it up, as an important note, I have reset my MXQ Pro to factory default settings. Para mag-guide natin yung mga kakabili lang ng mga MXQ Pro nila, how to set it up for the first time. Okay? So, ano pa ang ginagawa natin? I think we're ready to boot up this Android box and see what it can do. First thing to do is connect your MXQ Pro to an old or modern TV either through the AV or HDMI port. Sa case natin ngayon, I will use an HDMI connection dahil ang gagamitin nating screen is a high definition monitor. Walang physical on and off button ang Android box na ito. Kaya once you plug the power cable, it will automatically boot up. So, let's go ahead and plug that power cable. Once it booted up, you will be welcomed by the default home screen.
may mga kailangan tayong i-setup muna bago nating tuluyang gamitin si MXQ Pro. Ito ay para tuloy-tuloy lang at smooth ang paggamit natin dito. Una sa lahat, kumonek muna sa internet. Either you use a LAN cable or yung Wi-Fi signal. Kung gagamit ka ng LAN cable, all you have to do is plug the LAN cable at the rear side of the Android box. And that's it. There's really nothing to set up. You will see the LAN connection icon here once you have successfully connected. Kung gagamit ka naman ng Wi-Fi, just simply click the settings icon in the home screen and choose network and turn on the Wi-Fi device. Simply connect to the available Wi-Fi signal at input mo lang yung password. Once it says connected at nakita mo na ang Wi-Fi icon mo sa home screen, then it is done. You are now connected to the internet. Well, congrats sa'yo! Next step, we need to update the Play Store. Napaka-importante ang magkaroon ng updated Play Store to enjoy the full Android experience. Well, to do this, just head over to the home screen once again, then select my app icon, then choose Play Store. Kapag nag-open na, it will ask for your Gmail account or phone number. Just simply input your Gmail account dahil ito naman ang karaniwan nating ginagamit. After that, input your password for that account. Magantay lang ng konting saglit dahil it will still check for your information. Accept the default backup option, then click Next and it will open the Play Store application. Mapapansin nyo na after mo mag-login sa Play Store, magbabagal ng konti ang MXQ Pro ninyo. Well, do not worry, this is pretty normal. Just wait for a few minutes to hours depending on your internet connection. Magbaback to normal din yung operation niya after ma-update yung Android box ninyo. Malalaman mo na updated na ang Play Store nyo kapag nag-iba na yung icon niya sa home screen at sa application drawer. Well, makita natin ngayon na updated na dahil nagbago na from old to new icon. Next step is to update YouTube, Gmail, and Google. Ito yung madalas na ginagamit na apps kaya it's very important to update them. Simply go to the Play Store, click the three bars on the left, and click My Apps and Games. Select Installed and choose the apps you want to update. You can update some other applications too but I would not recommend it kasi I don't normally use those apps. At makakapagpabagal lang yan ng system. Remember, meron lang tayong 1GB of memory and 8GB of storage. At hindi naman ganun ka-powerful din ang ating processor. Kaya mas okay to delete applications na hindi mo na kailangan para hindi na ito magpabigat pa sa system. There you have it folks! Now, meron ka ng functional MXQ Pro gamit ang kanyang original na operating system. Wala tayong binago sa kanya aside sa pag-upgrade sa kanyang Play Store, YouTube, Gmail, etc. Before tayo magtapos, did you know that you can convert your MXQ Pro to look like an Android tablet na mas familiar kang i-operate compared sa kanyang original operating system? Or perhaps convert it into a mini PC like this one to run office applications and some other stuffs? Or maybe, baka gusto mong i-convert ito sa retro gaming console that can play games nung mga kabataan natin. Naalala mo pa ba yung mga family computer, yung Sega, Super Nintendo, or even PlayStation? Hindi ba napakasayang balikan ng mga yon? Yan ang mga susunod na ituturo ko sa inyo on my next videos. So, what are you waiting for? Subscribe na! You will be stayed informed of my upcoming videos and learn new things. Alright, that's it for now. Hanggang sa muli mga ka-frugal, this is Lawrence and have a good day!